Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas hindi titigil magpadala ng sundalo at supply sa BRP Sierra Madre, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. AFP Western Command Commander, Vice Admiral Alberto Carlos, binigyang diin na walang karapatang makialam ang China sa kung anong mga kargamento ang dadali ng tropa ng mga militar ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. First construction materials, wala naman silang karapatan to be there. Sabi nga, it's a low tide elevation. Tayong may karapatan doon. Kung ano man ang dadali natin na kailangan sa LS-57, hindi paalam sa kanila. So, yun ang ano ron. Hindi natin kailangan paalam kung anong dadali natin doon. Inihayag din ni AFP Chief of Staff, General Romeo Broner Jr., na ang naging pag-atake ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessel sa kamakailan lang na isinagawang rotation and resupply mission, ay ang maituturing na pinakamalalang agresibong aksyon nito sa West Philippine Sea, at ang kauna-unahan din na pagkakataon na talagang tinangkang pigilan ng mga barko ng China ang resupply boat ng Pilipinas na UNASA May 4, sa mission nito sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hindi lang the most dangerous, in fact, this is the first time na totally pinigilan ng ating resupply boat na makatigil dun sa BRP Sierra Madre. So, despite this, we were still partially successful because we were still able to bring our personnel, yung mga mag-rotate, mapapalit po dun sa mga aalis na sa Sierra Madre. Yung mga ibang supplies ay nailipat naman natin sa mas maliit na po sa Lake. At nandang naman dun sa BRP Sierra Madre. So we were still partially successful in that location. But then again, we are all of course concerned because of the amount of aggressiveness shown during the latest resupply mission. Kung kami po ni Commander West po na sumakay doon sa UNASA May 1 noong December, nag-sumakay po kami at punta kami doon sa BRP Sierra Madre, hindi gaano kalakas yung mga water cannon nila. But this time, ay talagang malakas. Yun na yung important yung number of PSI, yung pressure in the water, was enough to throw one of our personnel yung tinamaan sa hospital. Kita natin ba yung tinamaan siya. Solid yung magkatangas na niya. And he was thrown. And magbubi na lang meron yung wall. Kung siya tumama yung sa dingding ng ating UNASA May 4. Kung wala po yung dingding na yun, it would have been thrown overboard sa lakas ng water cannon. Iginiit din ni General Broner na pananatilihin pa rin ng kasundaluhan ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa kabila ng mga panggigipit ng China sa West Philippine Sea, aniya. Kasalukuyan na nilang pinag-aaralan ang iba pang opsyon na maaaring gamitin ng militar para sa pagkakasa ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, upang maiwasan at hindi na maulit pa ang ganitong uri ng panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa naturang pinag-aagawang teritoryo. DFA yes, said yesterday parang yes. Questioning the sincerity of China. No, Luca, I cannot answer the actions of DFA or the other agencies, but as far as we are concerned, sa level ng operational and tactical, we are united. Nagkakaisa yung Coast Guard, yung Armed Forces, at yung iba pang mga ahensya in order to be able to address the concerns that we have in the West Coast. Sir, paano kasi parang ang dami na rin na nagagalit ng project. Kayo ba ang mga sundalos? Parang nagkikimpi na rin ba kayo na? Kimpi na lang din kayo, sir. Basta ang utos po natin sa ating mga kasundaluhan na nandyan sa West Philippine Sea is maximum tolerance. Because we have to follow still the international laws.
dahil tayo bilang bansa ay sumusunod tayo sa international rules-based order. So yun po yung so we won't reciprocate their actions. So kahit na ganun po yung ginagawa nila, basta tayo susunod tayo sa batas. Sir, ang direct nyo, sir, ayan na po yung danger ng kanilang mga moral. What should be done? Well, kaya nga tayo, that's why we're thinking of other options so that we will avoid these kinds of incidents. Can we really avoid this? Is it for us to say that we can avoid incidents? Well, of course, two-way yan para. Kung hindi pa to too much, sir. Two-way yan. So, that's why we're looking at all possible remedies. Hindi lang military ang gumagawa ng remedy. Even the Department of Foreign Affairs is doing their part also. Matatandaan, gumamit na ng airdrop supply mission ang AFP nung nakaraan lamang at walang naging problema sa mga ito. Dahil hindi ito pwedeng pabagsakin at pigilan ng China. Kung magkataon man na ito ay pigilan at pabagsakin ng China ay maghuhudyat na ito ng sigalot sa West Philippine Sea, ma-invoke din ito ang Mutual Defense Treaty natin sa Estados Unidos. Hinaras ng isang Chinese Navy helicopter ang mga Filipino researcher na nagsasagawa ng survey sa sandbar sa labas ng Philippine-occupied Pag-asa Island noong Sabado, sa parehong araw na sinalakay ng mga barko ng China Coast Guard ang isang Philippine supply boat na ginamitan ang water cannon malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ang People's Liberation Army Navy helicopter na may tail number 57 ay lumipad malapit na distansya na 20 metro habang ang mga Pinoy scientists ay nagsasagawa ng isang survey sa Sandy K3 at 4 na bahagi ng apat na sandbar sa Pag-asa. Ang downwash ng chopper ay isang mapanganib na pagtatangka na itaboy ang mga mananaliksik sa misyon. Sabi ng PCG, ang chopper ay lumipad sa mababang distansya ng higit sa 5 minuto. Ang mga Filipino researcher ay bahagi ng Joint Marine Research Expedition na binubuo ng PCG, University of the Philippines Institute of Biology, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at Department of Agriculture National Fisheries Research and Development. Ang pangkat ng pananaliksik ay inatas ang suriin ng biodiversity sa ilalim ng dagat ng reef sa 4 na sandbar. May 4 na sandbar sa loob ng 22 kilometrong territorial sea ng Pag-asa na katabi ng kalapit nitong military outpost sa Zamora Reef, isa sa mga artipisyal na military outpost ng China na matatagpuan may 26 na kilometro ang layo. Sa kabila ng panghaharas, nagawa ng mga mananaliksik ang kanilang mga misyon at kumuha ng mga sample na kailangan para sa pag-aaral. Sinabi ni Tariela na legal ang marine scientific research ng Pilipinas sa Pag-asa dahil nasa loob ito ng territorial sea ng isla. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.